Mga idol, maganda na nga sana ang ginagawa ngayon ng Los Angeles Clippers sa kanilang mga nakaraang laban, ngunit may isang hindi kaaya-ayang balita nga po ang lumabas ngayong araw na posible nga daw po na maging out for the season na si Paul George. Yan nga ang unang storya na pag-uusapan natin ngayon. Nasasabayan ko na rin ang balitang mawawala si Kyle Lowry sa Miami Heat at ang balitang gustong bumalik ni J.R. Smith sa Los Angeles Lakers. Kaya tara mga idol, umpisahan na natin to. Mga idol, bago nga tayo magsimula dito sa ating pangalawang video ay bisitahin nyo na at i-follow ang ating Facebook page J-Zone TV dahil meron din tayong mga ina-upload na NBA balita doon. Mag-subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout nga pala muna sa lahat ng laging nanonood dyan. So tara, halina't ipagpatuloy na natin to. Tama nga po ang inyong narinig kanina. May posibilidad nga po na hindi na makapaglaro pa ngayong season ang superstar ng Los Angeles Clippers na si Paul George matapos ibalita ng kanilang koponan na nagtamo nga po ito ng injury sa kanyang siko. Una nga pong natamo ni Paul George ang kanyang klaseng injury ng nagdaang December 6 pa, kaya pinagpahinga nga po siya ng kanilang team ng halos 2 linggo. At sa kanyang pagbabalik nga po sa kanilang lineup ay sumakit na naman ang kanyang siko, kaya sinuri nga po ito ulit ng kanilang kupunan at nalaman nga po nila na kailangan itong magpahinga at mawala muli ng at least 4 na linggo. Pero pinaalala rin naman nga po ng Clippers na oobserbahan muna nila kung ano ang magiging reaksyon ng pangangatawan ni Paul George sa loob ng isang buwan bago nila o bago sila magdesisyon kung paglalaroin nila ito o kung gagawin na nga po nila itong out for the season. At base nga po sa nakalap kong impormasyon, hindi rin naman nga po kailangan sumailalim ni Paul George sa isang operasyon upang gumaling ang kanyang natumong injury dahil kusa rin naman nga po itong gumagaling. Ngunit kung sakali man nga pong gawin niya ito ay siguradong magiging out for the season na nga po siya para sa Los Angeles Clippers. Sa pangalawang story naman, naibalita ko na nga po noong nakaraang araw na marami na nga po sa mga manlalaro ng Miami Heat ang nawawala ngayon sa kanilang lineup, kabilang na sina Jimmy Butler, PJ Tucker, Bam Adebayo, Victor Oladipo, Markieff Morris at si Dwayne Dedmon. At kasama ang palad nga mga idol ay madadagdagan na naman nga po ito mula nang ilabas ang balitang nagpositibo ang kanilang superstar na si Kyle Lowry. Kaya inaasahan na nga po na mawawala siya sa kanilang lineup ng at least 10 araw o mahigit. Hindi rin naman nga po siya makakasama sa pagsisimula ng kanilang 7-game road trip na uumpisa nila kontra sa team ng San Antonio Spurs. Ibig sabihin, kailangan nga po mag-step up ang kanilang mga natitirang manlalaro ngayon sa kanilang lineup kung gusto man nga po nilang manalo sa kanilang mga susunod na laban. Pero kasunod rin nga po ng paglabas ng ganyang balita ay inanunsyo rin naman nga po ng kanilang team na Miami Heat na ginawa nilang questionable na lamang ang kalagayan ni na Jimmy Butler at PJ Tucker, meaning pwede nga po silang maglaro sa kanilang susunod na laban. Maliban rin nga po dyan mga idol ay maaari rin nga po silang kumuha at mag-sign ngayon ng isang player na ipapalit muna nila pansamantala kay Kyle Lowry. Pumunta naman tayo sa ating huling pag-uusapan ngayon sa balitang gustong bumalik ni J.R. Smith sa NBA, lalong-lalo na sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang social media account, gayong nagbibigay rin naman nga daw po ang mga teams ngayon ng 10-day contract sa ibang mga available na player, ay gusto rin naman nga po niyang makakuha nito para makapaglaro muli. Hindi pa rin naman nga daw po nagbabago ang kanyang numero, kaya kahit anumang oras ay pwede siyang tawagan ng mga teams na mayroong interes sa kanyang serbisyo. Kung inyo nga pong matatandaan, huling naglaro nga po si J.R. Smith sa koponan ng Lakers noong pumasok nga po ang liga sa loob ng Disney World, at doon nga po ay nag-average siya ng 2.8 points sa kanyang 6 minutes na playing time. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung gusto man nga po niyang bumalik sa kanyang dating team upang makasamang muli si LeBron. Sa ngayon nga po ay naglalaro ito ng golf sa college, pero kahit man nga ganun mga idol ay hindi pa rin nga po natin maitatanggi na malaki ang maiaambag nito sa kahit anumang team na kukuha sa kanya. Isa rin naman nga po itong mapagkakatiwalaan na shooter at merong sapat na experience
sa loob ng NBA. So yun lang mga idol. Once again, this is your J-Zone TV.